Alam naman nga natin na ang Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets ang dalawa sa pinaka nakakatakot na contender ngayong season, ngunit ni hindi man lang nga po sa kanila nangamba si Ben Simmons ng Philadelphia 76ers. Sa katunayan, binalaan pa nga po niya ang mga ito sa kanyang naging pahayag sa media. Yan nga ang una natin pagkukwentuhan ngayon, na susundan na rin natin ng balitang ginulat ni Russell Westbrook ang buong Utah Jazz, at ang balitang sinisinga daw po si Dennis Schroeder sa huling pagkatalo ng Los Angeles Lakers. Bakit kaya? Kaya tara, sabay-sabay nating simulan yan. Pagkatapos nga pong manalo ang Philadelphia 76ers kontra sa Dallas Mavericks sa score na 113-95, ay nagbigay na nga ito kay Ben Simmons ng extra confidence para sa kanilang mga susunod pang laro. Yes mga idol, kasabay nga po ng pag-angat muli ng kanilang record sa standings ng Eastern Conference na umabot na ng 37 wins at 17 losses, ay nagbigay na nga po siya ng babala laban sa mga kupunan ng Lakers at Nets na kabilang sa mga pinakapaboritong team na magkakampiyon ngayong taon. Ayon nga po kay Ben Simmons, balak nga daw talaga nilang talunin ang defending champions ngayon, habang binigyang respeto rin nga po nito ang kupunan ng Nets sa pagkakaroon nila ng napakaraming star power kasama na sina Durant, Irving at James Harden. Ngunit ipinunto rin nga po ni Ben Simmons ang pagiging inconsistent ng depensa ng Brooklyn. Iisa lamang nga daw po ang bola at kinakailangan rin nga daw po nilang dumepensa na siyang pinakakahinaan ng kanilang mga players. Sa katunayan, 25 lamang nga po ang Brooklyn Nets sa rankings pagdating sa ganitong aspeto ng laro, na malayong malayo sa 76ers na merong Ben Simmons na nakikipaglaban para makuha ang pagiging Defensive Player of the Year. Well, sa ibang balita naman, kahit anuman nga daw po ang rason, ay mukhang nangangamoy na nga talaga na ang Washington Wizards mismo ang nagpapahina sa ating best team na Utah Jazz. Yes mga idol, ginulat nga po ng tandem ni Russell Westbrook at Bradley Beal ang buong liga sa kanilang pagkakapanalo laban sa Utah Jazz sa score na 125-121. Nagtala nga po si Russell Westbrook sa kanyang laro ng kanyang sariling triple-double na 25 points, 14 rebounds at 14 assists, habang si Bradley Beal nga po ay kumana naman ng 34 points. Dahil rin nga po dito ay naputol na nga ng Washington Wizards ang home game winning streak ng Utah Jazz na napako lamang sa 24 na panalo. Pero ang nakapagtataka lang dito mga idol ay kung papaano natalo ang Utah Jazz sa kupunan na hindi naman maituturing na isang contender. Well, kumana naman nga po sana si Donovan Mitchell ng 42 big points at si Bohan Bogdanovic ng kanyang season high na 33 points, kaso hindi nga talaga nila napigilan ng napakainit na shooting ng Washington Wizards na umabot ng 52% sa field goal at 47% naman sa 3-point line. Sinubukan pa rin naman nga po ng Utah Jazz na humabol sa huling mga minuto, subalit nakulangan na nga talaga sila ng oras upang maibaliktad pa ang kanilang laro. Well, dumiretso naman tayo sa ating pangatlong story ngayon sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers kontra sa New York Knicks sa score na 111-96, kung saan nakapagdala lamang nga sila dito ng kanilang season high na 24 turnovers. Yes mga idol, ganyan nga po kadami ang nasayang na pagkakataon ng Los Angeles Lakers sa kanilang huling laban. Kaya di nga po napigilan ang kanilang point guard na si Dennis Schroeder na kargahin ang lahat ng sisi ng kanilang pagkatalo, lalo pat sa kanya nang galing ang 5 turnovers ng kanilang kupunan. Ayon nga po kay Dennis Schroeder, nagsimula nga daw po sa kanya ang kanilang mga pagkakamali, kaya wala nga daw pong iba pang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili. Para nga po sa inyong kaalaman mga idol, eto na nga po ang pangsyam na laro ng Los Angeles Lakers ngayong season, na nakapagdala sila ng 20 plus turnovers, kaya ganun na lamang nga po kalamiya ang kanilang performance. Nadismaya rin nga po ang kanilang head coach na si Frank Vogel sa mga maling desisyon ng kanilang team, pero pinangako naman nga po ng kanilang team na mas iingatan na nila ang bola sa mga susunod na laro ng kanilang prangkisa na Los Angeles Lakers. So yun nga mga idol, once again,
This is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para wala kayong malampas sa mga videos na pinapalabas ko. Syempre bisitahin at i-follow nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din tayo mga NBA balita doon. So that's it mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.